Hi, ako si Ralph Rivas at nandito ako ngayon sa Balintawak. Kakalabas lang natin mula dun sa North Luzon Expressway o NLEX. At wala tayong nakitang checkpoint. Kita nyo naman dito sa aking likuran, tuloy-tuloy pa rin yung mga daloy ng mga sasakyan. Kanina medyo matraffic nga eh. Pero ayan o, kita nyo, yung mga jeepneys, tuloy-tuloy pa rin yung pagpunta dito, yung mga truck. Wala akong nakita mga nakaharang, no? Kanina ay nagpunta rin ako sa iba't ibang mga possible na access na mga yung mga pwedeng exit, no? Galing ako kanina sa San Jose del Monte, Bulacan na exit at wala rin ako nakitang mga pulis doon. May mga nakaantabay na mga tao mula sa barangay. At that point, mga bandang 11 o'clock pa nga, naghihintay na sila for further instructions. Pero wala akong nakita mga pulis doon, walang health personnel, walang military, unlike dun sa, siguro sa other areas na na-monitor ko, no? Pero so far dun sa mga napuntahan ko, yung papuntang, yung mga access points, papuntang Bulacan, wala akong mga nakita. As you can see, no? Ito yung mga bus. Tuloy-tuloy pa rin sila papunta dito sa Metro Manila. Galing din ako kanina sa Marilao exit ng NLEX at wala rin ako nakita mga tao. So, I'm not sure kung ano ba talaga yung nangyari dito kasi as you can see, kami mga taga-media rin ay nahirapan rin hanapin yung mga ganitong checkpoints. Kasi, walang binigay sa amin yung mga authorities kung saan pa talaga nila gagawin yung mga checkpoints na ito. Sinubukan namin i-plot, no, kung saan yung posibleng exit at saka entry points palabas ng Metro Manila and Rappler identified at least 27. Pero so far, yung mga napuntahan ko, yun, no, yung papuntang Bulacan ay wala akong nakita. So patuloy yung pag-iikot namin at patuloy kayong mag-monitor dito sa Rappler para sa kung ano pa bang updates dito sa lockdown. Kung may lockdown ba talaga or is this just visibility? Ano ba talagang plano? Dahil at this point, I'm at a loss, to be honest. Dahil wala akong nakita masyadong authorities as compared dun sa yung pag-anticipate namin dahil nga sa mga press conference halimbawa kanina, no, sabi ng mga authorities magkakaroon ng curfew and then suddenly wala na palang curfew, kailangan pala ng ordinance pa mura sa iba't ibang cities, sa city LGU. At nandito ako ngayon sa isang checkpoint, no? Ito yung palabas naman ng Metro Manila. Ito sila. Inspeksyon nila yung isang taxi dito ngayon. Sir, ano po bang... Sir, sa inspection, sir, si Ralph Rivas po ako, yes, ng Rappler. Yes, magandang umaga po, sir. Sir, good morning po. Sir, live po tayo ngayon sa Facebook, no? Yes, so, yes, ano po yung mga ginagawa natin ngayon? Ano mga protocol at saka tinatanong natin sa mga motorista? Bali po, ang importante po sa atin, yung kortesiya sa ating mga kababayan, no? Itong ating ginagawa ngayong community quarantine, no? At yung checkpoint nga. Ang importante po dito yung ating yung health, no? Ng ating mga kababayan. Ito rin pong ating mga kapulisan. And then, siyempre, yung kung ating mga kababayan, ma-feel nila na safe sila po, no? So, sir, ano po ba yung tinatanong natin? Ano yung sa pagsilip? Ano po bang tinitingnan natin? It's a normal routine naman po. Pagdating po sa checkpoint, unang-una po, ipa-lockdown natin, random, no? Yan po ay mag-slow down. And then, tayo po ay bibigay gala. Unang-una po, doon sa driver. And then, doon po sa pasahero. And then, tatanong din po natin kung saan po pupunta. At itinan po natin yung kanilang may ID po sila. At tapos po, meron po tayong thermal scanner, no? Yung po yung importante, yung regarding po sa pag-control po ng spread ng COVID-19. So, sir, paano ba to? Anong haharangin ba natin sila ngayon kung halimbawa
wala silang essential na travel. Hindi naman po yung siguro po yung hindi naman po yung haharangin, no. Halos ang ginagawa po natin ngayon is yung pong ating pagbibigay ng warning, no. Pero ang concentration po natin yung mga kababayan natin, yung pong kung yung 37 o yung pong kanilang lagnat, no, ay mataas, yun po yung ginagawa natin, yun po yung medyo ipapatabihin po natin regarding po doon. So pupuntahan ko lang muna, no. Ito ito siya si Ma'am po. Ayan. Ayan, may thermal scanner sila. Sir, wag ka nang bumaba. Wag ka nang bumaba, ganyan na lang, sir. So ayan. Kumusta yung temperature po niya? Ano, kilan po? 36.1. Po, ingat po. Okay, sir, thank you po. So ayan, dahil normal body temperature naman, so hinayaan sila na tumaan. Malabas ng Metro Manila. So sir, paano po kapag mataas yung body temperature? Ano pong posibleng gagawin ninyo? Opo, may SOP po tayong gagawin dyan. Kukunin po tayo siyempre sa mga natin sa local LGUs natin, sa ating mga health service, and then sa amin din po, and then yung ating Department of Health. Yung mga hotline numbers naman po tayo. Dito sa checkpoint na to, sir, sino-sino po ba yung nandito? Anong government agencies yung nandito? Bali, lahat po ng ating sangay ng agency, no, na kasama po rito, composite po ito, para po masunod po natin yung health and safety po ng ating mga kabayan. Kaya po ng PNP, no, nandito po ang ating mga LGU. Tapos yung organization po natin sa iba-ibang unit po ng NCRBO at yung po nga iba, darating po po, no, at nandyan na, nakakalam. Meron din po tayo mga taga-JTF NCRBO. So sir, health personnel nandito ba? Saan po kaya sila dito? Hindi po, yung sinabi po yung mga natin, meron po tayong QRT, yung po kami mga nurses, ng mga nurse na PNP rin po. Hindi po yung kanina na sinabi po, hindi po ako nabanggit yung ganito. So sir, bago makalampas dito, ano po ba yung kailangan nilang ipakita? Gaya po lang sabi ko kanina, yung siyempre yung pong ating pagbigay galang, no, kortesiya sa ating pong mga mananakay, mga pasahero. Sa Balintawak, sir, ilan po? Dito po sa area po ng palabas po ng Maynila, may isa po kami. Meron po din sa kabila na area po ng Laloma Police Station. Sir, yung papasok, sir, kasi napansin, galing, nag-ikot na kasi kami kanina eh. Yung papasok po, wala po kaming nakita. Yung po papasok, bali po yun na meron po nga nakalagay doon. Gari area po ng Laloma yun. Baka po yung location niya, hindi pa po nandun lang po yun. Meron po. Basta po itong palabas po ng Okay, maraming salamat po, sir. At ayan muna ang latest mula dito sa Balintawak. Exit Ralph Rivas Rappler.